Canor, ang DJ na mas kulubot pa sa Ampalaya, pero madulas pa sa Okra, Mang Canor! Ito na ang programang isang taon ang nagbibigay kasiyahan, pero siya mukhang kawatan! Ang programang inaabangan ng sambayanan! Dito ang hard disk. Pero siya ang tiyan! Lantad na ang itsurang pakwan! Ang DJ na ang kilikili kasing asim ng dalandan! At ang mukha parang kalaban ni Batman! Mang Gahaman! Iste! Mang Canor! Oh, di ba? Natawa ka rin sa sarili mong introduction. Hindi ako natatawa, nasasaktan ako. Sandali lang. Nasasaktan pala siya. Ka-relate ka, no? Bakit may hard drive dito sa aking bag? Ako, ikaw pala yung nanakaw yan eh. Uy, wag ka magbibiro ng ganyan, Mang Canor, ha? Kasi unusual masyado na nananakawan ang opisina, isa sa mga opisina dito sa Atlanta, eh, naka-elevator tayo eh. So, ibig sabihin, nag-elevator na ang kawatan? At saka may CCTV tayo dito. Paano nagawa yun? Ay, kayong mga kawatan na pagkamalandroloy ako. Mayos. Hi, man. Ano? Bahina, okay lang ba? Nakawin ko yung puso mo. Okay lang, ipapakulong kita. Sa puso mo. Hindi. Saan? Diyan, sa kulungan. Talaga, sa Mandaluyong. Huwag ka na lang lumayo. May kamkrami naman sa gilid. Sige, magbalita na kayo. Ay, naku, Mang Canor, yan ang sinasabi gusto natin. Gusto ko maging informative ang programang ito dahil ito ang dahilan ng nag-number 3, ang IFM. Mm-hmm. Grabe, kakaiba ka. Hindi naman eh. Pero alam mo, Mang Canor, isa lang sa masasabi ko dito na pinaimbestigahan na ha ang pagpapasahod ng 60 sentimo ng isang kumpanya sa isang factory worker. Medyo controversial ngayon, pinag-uusapan at naging viral-viral ngayon yan. Bakit nga naman kayo magpasahod ng 60 sentimo? At least pera sino pa din. Sino bang... pera ka, paano mo dadalhin mo yan? Kakain ka doon sa fast food. Ibili yan, ibayad mo sentimo. Huh? Oye, bakit galit ka? Hindi ikaw, kasi... Ikaw ang ano, no? Ikaw ang eksperto pagdating sa ganyan. Excuse me. Ang mga mayamang tulad ko ay hindi nagpapasahod ng sintimo. Mm-hmm. Ang sintimo sa akin ay 1,000. Mm-hmm. Sintimo sa akin yan. Sandali. Paano naging sentimo ang 1,000? Para sa akin lang yan, kasi mayaman ako eh. Uh-huh. Yan ang value ng pera sa... Ay, naho, nadumihan yung sapatos kung palihiran ko ng 1,000. Itatapon ko. Yabang mo. Yan, natapon ko na 1,000. Uh-huh. Ganoon ang mga totoong mayaman, hindi nagpapasahod ng sentimo. Uh-huh. Pwera ba ganyan ang mga manggagawa eh? Ganyan ang inyong treatment. Ha? Uh-huh. Huwag kayong ganyan. Bakit? Kung ganyan kayo, wag. Bakit nga? Ay, natuwa yung mind ko. Nai-inlove na yun sa akin. Hindi. So, ang ibig sabihin yan? Tingnan mo yung sports car ko, mind. Wala akong pake sa sports car. Hindi naman sa'yo yan. Nagpa-picture ka lang dyan. Iba. Huwag ka nga. Pag sa sasakyan, meron kang mga coins. Uh-huh. Sa akin, puro bills. Walang uh-huh. coins. Ang bills ko, tig 1,000. Uh-huh. Meralco bill. Water bill. Ay. Hindi mo pa nababayaran, nakakahiya ka. Sadali. Pwede magtanong. May bayad ba yung Netflix? Mm-hmm. Yung ano? Netflix. May bayad ba yun? I-spell mo muna ng maayos at Netflix. I-pronounce. Netflix. Netflix. Ayun. May bayad. Meron. Bakit? May bayad. Buti na lang nakasubscribe yung kapitbahay ko. So alam mo yung password. Nakikiride pa talaga. Akala ko pa naman mayaman siya. Eh magkano lang yun, Mang Canor? Sa totoo lang, yung kapitbahay ko nakiusap. Mang Canor, pwede ba maghati na lang tayo ng pambayad sa Netflix? Sabi ko, huwag ka na makihati. Sige, papasok kita. Ay nako. Ganun ako kayaman. Magkano ba yung binabayad mo sa Netflix? 93.9. Ay. Na talaga, Mang Canor. Pero alam mo, kahit saan mang lupalop ng kamanilaan sa buong Philippines, pero kakalkalin ang buhay mo. Pero mahirap ka pa rin. Pero follow up dyan sa ano, yung si employer. Factory.
Yung employer humingi ng tawad. Humingi na naman ng sorry ng employer nung ano, nung nagbigay nga ng sentimong ano pasahod. Kasi nga, hindi lang naman pala yan ang isyo dito, Mine. Na sisinti mo ang sinildo niya. Ang isyo, pinapa-overtime, na wala namang overtime pay. Pinagtatrabaho nang hindi sakto yung bayad. Eh dapat, diniretso na lang sana ni, ano, ni, tawag nito, empleyado. Russell. Dapat diniretso na niya yung concern niya. Saan diniretso? Dapat iniwan na lang niya yung barya doon sa banko, pina-change. Pwede naman yun, ha. Ang bangko ang magbibilang ng senti-senti mo. Tignan mo. Kakaloka. Doon pa siya kumampi siya. Iba talaga yung issue. Walang hiyak. Alam mo si Papa Church, ang issue niya talaga yung balita na yan eh. Ako, ang issue ko lang naman dito, Mang Kanor. Yes, mine. Yes, eh, man. Bakit ganyan ang mukha mo? Mine, hindi mo ba nakita yung pumurma ko ngayon dahil... para sa iyo talaga 'yan. Para sa umat. Dahil sa mga hindi nakakala, mga idol. Tingnan niyo ang itsura ko. Kung makikita niyo lang ako, hindi lang ako nagpapakita sa inyo. Para sa mind ko lang ito. Tingnan niyo itsura ko. Itsura. Ay, wag na, Mang Kanor. Pangit pa rin. Ayan, Ayan, pangit pa rin. Ako baka bangungutin pa ako. Sibako. Huwag mo na ituloy yan. Bakit ka natatakot? Nasa'yo na ang lahat. Hoy, baka umulan. Maawa ka naman sa mga walang payong. Nasa'yo na. Yan na. Sinabi na yun. Magtako na tayo. Sabi ko na nga ba eh. Ayan na. Dumating na. Ang maiwagang tanong kay Mang Kanor. Yung talong mo, ayus-ayusin mo. Narito na ang maiwagang tanong ni Mang Kanor mula kay Shane ng Quezon City. Si Mang Kanor ay may mansyon. Ngunit siya lang mag-isa nakatira. So ano si Mang Kanor? Yun pala yun. Mamaya, sa katapusan nitong segment na ito, ibibigay ko ang aking mahiwagang sagot. Talaga lang, ha? Ulitin mo. Si Mang Kanor ay may mansyon. Ngunit siya lang mag-isa nakatira. So ano si Mang Kanor? From Shane ng Quezon City. Alam nyo na mayaman ako. Kaya may mansyon eh. Ano ang na-mention? Mansyon. I-comment nyo nga dyan sa aming Facebook page. Klaruhin mo yan, Papa Chiosa. Mansyon ha, hindi pansyon. May nag-comment na dito. Di ba... yung 'di ba diyan nakahimlay lahat ha? Pansyon sa pansyon? Hindi, sa mansyon. Musileyo 'yun, di ba? Mansyon. Kaloka. Marami kang ano doon na property na ganyan na mamaay. Na mansyon? Hindi, na pansyon. Ito, sabi ni Rene Garevel Valleramos, si Mang Kanor ay akyat bahay. Yun lang. Siya naniniwala na sa'yo yung mansyon. Hindi kasi, Mayn, nung nakita niya ako, naiwan ko kahi yung susi ko, kaya umakyat ako sa bintana. next. sabi ni Drex, Tabokloan. Ay, Tabuklaon pala. Si Mang Kanor ay isang multong panget. Mukha pala ang multong. Wala ka deh, ha? Ay, excuse me, buhay pa ako, Brad. Mas buhay pa yung itsura ko kaysa sa'yo. Ikaw. Isa lang ibig sabihin yan, Mang Kanor. Sabi dito ni Cecil Oberio, yung si Mang Kanor kasi, isa yung daga. Isa ka daw ang daga kasi mag-isa ka lang sa bahay. Alam mo, napagkamalan mo lang ako pero ang nakita niya talaga ay si Dodi. Doding daga. Si Jomar Pipito, sabi dito, si Mang Kanor isang ungo. Ungo. Ungo, isas parang aswang. Aswang, ano. Ungo. Hindi, ako ang naghahanap ng ungo. Jimmy Ceci Roque, si Mang Kanor walang mansyon, kubo lang talaga. Kubo. Wala nga yun. Hindi, yung mansyon ko, sa ibabaw may kubo. Ganyan ang mansyon ko. Ganyan ako kayaman. Yun lang. Sabi ni Amara Izzy Suante Enriquez, si Mang Kanor ay loner. Loner kasi yan. Supot pa, kaya walang sumasama sa kanya sa mansyon.
Actually, sa totoo lang, doon na held ang operasyon tuloy sa mansion. Kaya, pero hindi ka sumama. Kaya nagmag-isa lang ako. Sabi dito ni Compedio, hinintay ko yung doktor. Alma, si Mang Canor ay isang halimaw sa mansion. Kaya mag-isa lang siya. Mansionado. Excuse me. Mansionado. Ang nakita mo ay undin, hindi ako yun. Naligaw lang yan si Mang Canor sa mansion, sabi ni Olin Alim. Hindi pala akin yun. Si Ben Oganera, si Mang Canor ay isang boy lang sa isang pansyon, hindi mansyon. Excuse me, ako ang nag-hire ng boy, hindi ako yung boy. Ang sabi ni Jervin Tan at ni Lan Sagun, si Mang Canor daw ay isang caretaker. Caretaker. Caretaker ka lang naman pala eh. Kasi nakita niya ako main, meron din kasi ako mga plants. Plantito din kasi ako. Kaya ako nag-aalaga ng sarili kong plants. Hindi ka daw plantito. Ano ako? Plantita ka daw. Ay, buga! Sabi ni Carlos Corleon, si Mang Canor ay isang vampira. Si Mang Canor ay isang vampira. Ang nakita niya kasi niya main, akala niya actor sa Twilight. Akala niya si Edward Collins ako. Si Mang Canor ay tag-aso na taga-tahol lang ng mansyon, sabi ni Bugak na Donza. Sumali, ba't ako napatawal? Si Mang Canor ay isang sepulturero. Abandonado na rin kasi yung bahay. Kaya doon na siya tumira. Excuse me lang po. Bahay ko po yun, hindi po yun na cementerio, mansion po yun. Okay, klaruhin natin, mansion yun, hindi yun. Mansion ng mga nawawala sa mundo. Ganun ba yun? Hindi, basta mansion yun. Oh. Next. Si Mang Canor ay tibay. Tiguang bayot sa mansion. Sabi ni Ana Marie Rosario Lahaw-Lahaw. Mukhang ang layo ng sagot mo, Ana Marie. Ana Marie, kulang ka sa vitamin C. Wala, hindi nagtugma ang sagot mo. Si Mang Canor ay kwago sa mansyon, sabi ni Mark Soriano. Excuse me, mas malaki pa ang mata ni Papa Chal sa akin. Chinito po ako, sa mga hindi nakakalam ako'y chinito. Chinito ka, Mang Canor? Talaga? Chinito. Well, kung chinito ka, para kang chinitong pinuyat. Ayan lang. Sabi nga dito, si Leonard Camilotes de Mator, si Mang Canor ay frame sa mansyon. Frame ka lang pala eh. Si Mang Canor ay alagang tagatahol sa mansyon. Excuse me. Meron ako sariling alaga, mga German chicken. Ay naku, Mang Canor, illegal settler ka daw, sabi ni Fernando Paniza Jr. Eh. Sabi dito ni Marvin Mark Bautista. Pinaluap ko na yung papeles ng bahay. Hindi yan chinito si Mang Canor, kundi siya si Chiquito. Napaka-classic talaga nitong si Marvin Mark, porque hindi pinatawad. Si Mang Canor ay tirador ng kaning lamig. Yan ang sabi ni Mark Medina. Kaya pala, nakita ko si Mang Canor nagbubungkal dun sa Hindi, sa basura sa labas. Mahilig ako sa kaning lamig, main. Kasi sanay akong kumakain ng, ayoko nang mainit, main eh. Kasi wala na akong ngipin. Talaga lang, ha? At nabungkal ako dun, main, kasi nawala yung aking USB. Nahulog. Nahulog sa basurahan. Hindi, yung anong pustiso. Yung pustiso mo nahulog doon. Puso pa ba yun? Pero si Mang Canor ay... Sinuot ko muna. Eto, ang pustiso? Yung USB. Nandyan yung mga files. Sa USB? Hindi, sa pustiso. Ay. 12 gig ba yun? Yung USB? Yung pustiso. Alam mo ba dito, Mang Canor? Ito ang pinaka the best so far na nabasa ko. Si Hedy Benedictos. Sige, hula kayo. Si Mang Canor ay isang supot terero sa loob ng mansyon. Hindi natin listener yan. Hindi natin lumipat yan dito. Doon yan kay Jipoy, mga supot-put and friends yan. Doon yan kina Jipoy at Papa Carlo. Ay, naku, ambot na lang sa iyo, Mang Canor. Si Mang Canor ay galing sa pinisang pigsa. Yun lang. Sandali, yung mga Brad, mag-ano ka muna, meron kang micronutrient deficiency. Yung mga sagot nyo,
dapat umayon sa ating mahiwagang tanong. Mm-hmm. Mamaya abangan ang aking mahiwagang sagot. Eh? At ang sagot ni Mayan para sa aking pagmamahal. Talaga? Ay, nako. Kung sasagutin ka. Yun ang sinasabi natin. Pwede ka na sumagot, Mayan. I love you too. Mm-hmm. Ngache. Sige, tanong nyo pa. Wala maraming tanong dito, mga sagot, si Mang Canor ay mayamang malapit ng mamatay. Uy, kaya si mag-isa na lang siya sa mansion. Amazara, Isis, Wandy, and Riga. Sabi dito ni Nalina Berlera, si Mang Canor ay isang matandang syongit na mukhang aswang. Kaya siya na lang ang nag-iisa dahil napakabaho niya. Sandali. Hindi kasi marunong maligo talaga si Mang Canor. Kaya ayaw mo sa kanya? Oo. Mayn, yung nakita niya, Mayn, hindi ako yun. Tikbalang yun, Mayn. Hindi yun ako. Sabi dito ni Nelson Tenebro Reyes, si Mang Canor ay kuba yan, na tagabantay lang sa isang mansyon. Ano ko, kampanirang kuba? Okay. Alaman, mayaman talaga yan si Mang Canor kasi nakita ko na yung sasakyan niyang... Oh, siyempre. Mayaman ako eh. Lumbergini. Bongga. Sabi ni Nepro de Luna, Baingan Ozano. Layo na sagot mo, hindi dumugma sa mansyon ko. Ito na ang aking mahiwagang sagot. Mm-hmm. Oh, ulitin mo ang ating mahiwagang tanong, Papa Charles. At dahil dyan... Ang mahiwagang tanong kay Mang Canor! Si Mang Canor ay may mansyon, ngunit siya lang ang mag-isang nakatira. So ano ka nga ba talaga, Mang Canor? Okay, let me explain. Paliwanag mo kay Shane ng Quezon City. Attorney, nakuha ko na yung explanation, attorney. Mm-hmm. Okay, thank you. Okay, ganito yun. May attorney talaga. Siyempre. Mga abogado ng mga ano yan. Mga mayayaman. Okay. Kaya ako mag-isa sa mansyon dahil binisita ko ang aking mansyon. Mm-hmm. Dahil tinignan ko kung sino o kanino ko ipamana ang mansyon. Wow. Kaya kung tatanggapin mo, Mayn, ipapamana ko sa iyo ang aking mansyon. So, ibig sabihin walang nakasagot ng tama? Walang nakasagot. Wala. Ipapamana ko ang aking mansyon. Mm-hmm. Binisita ko lang. Kasi marami akong mansyon. Meron ako sa Purvis Park. Ano po yun? Sa Corinthian. Corinthian Gardens. Kayo po yung may-ari nung ano? Kayo po yung may-ari nung mansyon? Mangkano siya daw yung may-ari nung mansyon na nasa labas? May kinakausap si Mama Aina. Wala naman ako nakikitang kausap. Mangkano nandito na yung may-ari nung mansyon? Ay! Sa tungtugan, sa tawanan, idol ko ang...